Aloha! Kumusta po kayo lahat? Ito po ang inyong old buddy na si Nurse Caloy. Magbibigay po ako isang reaction video tungkol dito sa trending na si Miss Cathy Binag. Sino ba ang di nakakakilala kay Miss Cathy Binag? Just short intro. Si Miss Cathy Binag ay ang partner ni Tony Boy Florendo na close friend ni PBBM at sinasabi nga na classmate nila sa Paul Voronic video. Okay, ang ating tatalakayin po ngayon ay yung paghamon ni Cathy Binag sa mga taga-senado at kongreso. Bakit out of the blue, kanyang mga revelation, mga expose tungkol sa paggamit ni PBBM sa kanyang mga barkada or dabarkad kasama si Lisa Smugs or kanyang misis ay nagko-cocaine ayon po kay Cathy Binag, and she's consider herself as an eyewitness. Ngayon ang kanyang hamon sa mga taga-senado at kongreso, bakit? Panoorin niyo po ang kanyang sinabi. Ito po. Dapat pinapatawag na kumino po ako eh. Diba? Dapat ang Senate pinapatawag na ako kasi I saw... Dapat pinapatawag na ito sa Kongreso, mga kababayan, pero hindi. Ang pinatawag nila, mga kababayan, ay yung ex-convict na dinawit ang pangalan ni Pulon. Na chismoso, hearsay ang sinasabi. Ang news na may lumabas na witness this former Impogo drug thingy. Ano yun, kanina? Silent sila, no? Pati sa media, mga kababayan, wala po itong balita tungkol kay Bina. Congress inquiry kanina. Yes, diba? Parang, eh diba drug dealing din yun? Diba? Parang bakit siya tinawag yun? Ba't ako hindi? Diba? Alright. Bakit ako hindi? Willing na mga kababayan eh. Marami siyang ebidensya. May USB pa. Flash drive. Parang yung guys hiding. Diba? Parang, tawagin niyo po. Pumunta ako, pero pag kinuyog niyo ako, eh, hindi ako sasagot sa inyo. Di ba? Parang katangahan naman yan na pag binasus niyo ako, I'll leave. Kasi hindi ko kayo papatulad. Saan papunta to itong naban mo ngayon? Sabi ni Lord, ayan po, ganyan po katapang si Miss Cathy Binag. Alam niyo po, mga nakarang interview niya kay Maharlika, ay meron siyang mga proof. Ang kanyang proof daw ay yung USB na mga larawan, mga videos, mga audio call, audio video na kanyang pwedeng depensa sa kanyang sarili just in case may mangyayari sa kanya. Ganyan po kaseryoso si Miss Cathy Binag. At inaamin niya rin yung mga kanyang mga pagiging eyewitness sa mga extravagant na mga buhay, na mga politikong kasama ni PBBM at kung anong ginagawa-gawa nila tuwing may mga party sila ay yung pagsinghot ng pulboron. At ito nga po, dahil sa kanyang katapangan, meron siyang bagong revelation. Panoorin niyo po ang kanyang ibinubulgar dito sa kanyang video na interview with Marlica and Sas Rogando Sasot. Okay, malakas sa utak mo. Kung ilan naman okay, sige lang. Mag-ulay ka lang ngayon, dali. Tapos mag-ulay ka lang. Sabihin kung positive o negative. Basta i-compute mo lang sa utak mo. Sige. Lucas Bersamin. I-compute mo lang sa utak mo. Enrique Manalo. Ralph Recto. Gio Teodoro. Okay, katawa ko. Kanuya. Amanos. Diyos ko. Francisco Q. Laurel Jr. Okay. Bienvenido Laguesma. Teodoro Herbosa. Jose Rizalino Acuzar. Jaime Bautista. Rafael Lotilia, Sonny Angara, Maria Antonia Loizaga, Amina Pangandaman. Binibila mo kung ilan yung matatanggal, ha? Renato Solitum. Teka lang. Binibila ko kung sino yung alam ko.
Ang tanong na lang, ilan doon sa alam mo? Ganun sa tingin lang, sa tingin lang, ito may hindi pa tapos. Okay. Conrado Estrella. Christina Garcia Frasco. Okay. Rex Gatchalian. Mm. Manuel Bonoan. Mm. Ivan John Uy. Mm. Yung nag-gorgor ng connection mo kanina. Eduardo Anyo. Eduardo Anyo. Arsenio Balisacan. Mm-hmm. Frederick Go. Mm. Juan Ponce Enrile. Mm. Hindi naman yun, grabe naman. Sa gana, ito kamitira pa. Hindi makalap yun. Andres Centino. Okay. Larry Gadon. Mm. Arito Galvez. Mm. Antonio Lagdameo. Mm. Oh, sure. Leonardo Guevara. Mm. Chenoy Garafil. Mm-hmm. And lastly, Mark Leandro Mendoza. Ilan sa lahat na yon ang sa tingin mo magpapositive sa hair follicle drug test pag ginawa siya ngayong araw na to? Pili ko 10. Oh my God! Halos sa lahat. Ano yung sabi niya? Ano yung sabi mo? I'm talking about way back, ha? Mali mo, nagbago. Ano lang pa, kaya nga ang makakapag-confirm lang o disconfirm ay hair follicle drug. Yeah. Yun na lang po namin, base sa information ni Scottie Binak, ng 10 years of background na background check. Background, pulburon check. Yeah. Out of 10. Ano bang gagawin ng protector of the people? Ilan yung sinabi mo? 22. Oh my gosh. Ayun po, ganyan po katapang si Miss Scottie Binak, kanya pong nire-reveal doon sa out of sa 22 cabinets ni PBBM, 10 daw ang addict or addictus benedictus, sabi nga ni Marlica. Kayo po, ano sa palagay nyo, bakit nga ba hindi siya pinapatawag ng Senado at ng Kongreso? Dahil ito ay mabigat na accusation sa ating Pangulong si PBBM at sa kanyang mga kabinete. Yun ang tanong. Bakit? Yun lang po. Maraming salamat. Please subscribe and please share ang ating YouTube channel, Nurse Caloy. Good night. Thank you so much.